안 돼요? 안 돼요. 네. 다른데 어디서 찾으려고 했는데요? 아누베 ATM 마신. ATM 마신. 아 마신. 달awin lang natin yung kasama natin dito na nagpe-petix. Oh, huwag ka lang papasok sa company namin. May toxic dyan eh. Grabe. 11 p.m. 9 degrees. Sheesh. Masarap sili. Yeah. Masarap pa ba ganito alam? Hindi. Ito, isang box 39,000. Mahal dun. Bayad. Pabilis ka lang, pabilis ah. Dapat dito pa lang eh. Ay, bawal pala tumulong. Sorry. Balik ko. Ano kaya tugtog dyan? Ganda ng ulap oh. Tingnan nyo oh. Simula nung uwi si Kuya Kevin, healthy living na. Pag pumupunta lang talaga si Kuya Jay. So yun, ito yung sinasabi ko sa inyo si Kuya Jay. Siyempre pag nag-jogging kami, dapat healthy rin yung iinumin natin. Tingnan, ano yan? Hello, Ben. Ay, putak ina mo yun, ano yun? Ito, ano ito, gago. Gago. So, tunay ba to? Sinundo ako, sinundo ako. So, paliwanag agad eh. O, diba? Sabi mo, painga lang ako. Sige, napapagod kasi ako. Napagod ka ba? Ano nakita ko, nakatayo ka lang dun, Brad? Ano, nakatayo lang ba ako dun? So, yun, good morning sa inyong lahat. Yan. Bale, ito yung trabaho natin ngayon. So, maliliit. Bababa natin. Ay, si Kuya Kevin, bahala siya dyan. Kung ano magbaba, lahat eh naman sa atin. Pero mamaya pa. Bababa lang muna to. Basta pag umaga may pininturahan kami. Kunyari kahapon may pininturahan kami. Sa umaga ibababa lahat yan. Kasi ano, mainit pa yan. Kaya hapon talaga yung pintura. Tapos wala kami puti kinabukasan na. Oo, wala. Ang itsura niya pagka dinadala sa amin. Tapos sasalang dun sa short ball machine. Tapos, tatanggalan ng pintura. Pag napinturahan natin siya dito sa powder coating, sasalang sa oven. Tapos kinabukasan, ito na itsura niya. May pintura na siya. Kaya lang malakas yung ano sa ilalim. Kaya may mga tulo-tulo. Nakita niyo. Diba? Malakas masyado yung setting ng buga. So yun, trabaho na. Let's go! Pinababa namin na container, dinadala namin doon kasi doon yan titinturahan talaga ng pangalan niya. Dito natin siya ngayon guys. Para sa goma. Ako sa kailangan. So yung pagka nahilera na namin, tatanggalin namin ang hook. So yun, punta na tayo dun sa pwesto natin. Bahala na si Kuya Kevin dyan. Ano na kasi yan? Lalagyan nila ng takip yun. Ito naman, ito yung ginagamit kasi natin na pangsabit. Kailangan natin to dito sa pwesto natin. So mag-start na tayo mag-short ball. At tanggalan na natin ang pintura yung mga yan. Ay, dito natin lagay. Let's go! Start na ba? Ha? Start na ba? Start? Start na ba? Ito lang natin ang lamba. Dito nga pala sa company, may kanya-kanya kami pwesto. Ang pwesto ko, dito sa short ball machine ako yung nagtatanggal ng pintura. Tapos yung napinturahan na, yung gumagawa niyo, yung derinom namin. Tapos si Kuya Kevin,
wala siyang gagawin sa part na yun. Kaya magkano yun, tutuloy niya lang ginagawa niya kahapon na nagkakat siya ng mga halaman yung nakakapit sa bakod natin. Mamaya papakita ko sa iyo. So dito, pag nagtatrabaho na kami, wala kami pinapakilaman. Kasi alam naman namin yung trabaho. So yun lang. Bala ka na sa pwesto mo. Bala ka na kung bibilisan mo o babagalan mo. Mas tatapusin mo sa oras. So yun, pagkanahin ko na yung makina. Let's go! So ready na si Kuya Kevin, no? Magano? Mag-farmer. So tatlong araw niya na atang ginagawa yan. Tinatanggal niya ng mga, basta yung mga nakakapit dun sa bakod namin. Eh, papagpatuloy na lang. So ayun, at dahil nasalang ko na yung ano, yung isasalang natin, pwede nating iwan yan ng 5 minutes kasi gumagana naman yung makina. Dalawin lang natin yung kasama natin dito na nagpe-petix. Nick, tatanong mo ako. Di na mo, kalahating oras, isang sanga pa lang natatanggal, oh. Hindi, yung ano? Ano ba tawag doon? Hindi ko na alam sa Tagalog eh. Metro? Chulja? Metro. Hindi. Ilang araw mo nang ginawa yun, Kuya Kevin? Isang linggo. Yung paikot na yan. Marami kasi. Hanggang doon yan. Hanggang doon yung bakod namin. Mahirap doon sa part na yun kasi yung may mga halaman dito na parang rosas yung matinek. Nakakapit dyan. So dito sa part na to, patay na kasi yung mga puno. Kaya, tas walang mga ano. Kaya madali lang dito. Pero dun, sa ginagawa niya kahapon, mahirap. Hanggang mamaya na to. Tapos Friday ngayon, maglilinis na lang gisok sa. Parang di ka nagtrabaho. Dapat kaya nakatulog pa ako. Damig. Malamig kasi yung unang kagabi. Kasi yun, araw. So yun dito, di ba may kanya-kanya kaming peso? Hindi na kami papakilaman. Sa kanya, si Kuya Kevin dito pinagawa. Diyan, bahala siya sa buhay niya. Kung anong oras pa-in sa iyo. Pero dapat may ma-accomplish ka pa rin. Kunyari may nagtrabaho pa. Hindi pwedeng... Parang ano, hindi, bahala ka sa hindi. Kailangan may magawa ka pa. Nasa iyo kung napambibilisan, mababagalan. Basta may magawa ka. So yan, 5 minutes yan. Start lang ulit natin yung pangalawa. Tapos, iwanan na ulit natin. Punta tayo kay Kuya Kevin. Yan lang. Lonely ka dyan, ah. Ayan. Yan na lang pala eh. Konti na lang eh. Ah, marami pa dun. Pati kabilang company, no? Ang kabilang company, walang linis-linis, oh. Ganda ng view namin dito, no? Presko. Walang ano. Walang toxic sa paligid. Wala kang makikitang tao eh. Meron toxic. Sino? Hindi na sa loob ng company. Huwag ka lang papasok sa company namin. May toxic dyan eh. Kami, 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 k
So yun guys, 10:30 na. Coffee machine na. Coffee machine. Kape, kape, kape. So yun, may kausap si Kuya Kevin. Kasi pinatawagan ko sa kanya yung cross kasi may nakita akong post na pag tumawag ka ng 10:30 to 12:30 makaka-receive ka ng KitKat tsaka t-shirt from cross. Pero first 5 lang. Eh sakto, break time namin 10:30. Tinry ko lang kung makakaabot pa. So yun, kausap niya. So update tayo kung makakuha siya ng box. Kasi first 5 lang, yung 5 lang. Ayun o. All goods, all goods. Bale, ito na yung nagawa natin. Mamaya na natin patuloy yun. Tapos kumain. So yun, ganito nga pala kalabig ngayon sa Korea. Sa lugar namin, Game Jesse, 16 degree. Tapos, 1 PM, 2 PM, 16 pa rin. 3 PM, 15. Pag 4 PM, palamig ng palamig, grabe. 5:51 sunset. Tapos, tinan nyo, 9 PM. Oh. Grabe. 11 PM, 9 degrees. Sheesh! Kailangan na natin ng kayakap. Charot. Lamig. Ngayon, lakas na kami. So yun, let's go. Ning chajong din natin. Kakain na tayo ng lunch. Hulaan sa ulam, oh. Hindi, ano kaya ulam? Ano? Ano hula mo? Samgyetang. Oo, parang... Pero sa akin, ano, isda. Isda yan. Nung hula pa. Pakita ko sa inyo yung... Uy, samgyetang nga. Favorite. Ayun, alam natin. Samgyetang. Tama si Kuya Kevin. Favorite din. Side dish natin. Sheesh. Masarap sili. Let's go. Sila. Tagal niya mo. So yun, tulog muna tayo. Bye bye. So yun, 12:30 gumising kami kasi Friday ngayon, bibili tayo ng stock pagkain. So yun, let's go. Malamig ito eh. Lagi ATM machine. Andeyo. ATM밖에 안 돼요? 안 돼요. 예. 다른데 어디서 찾으려고 했는데요? 응? 어디서 쓰려고 했는데 안 돼요. 저기 아, 뭐 ATM 아니 왜 ATM 마신? ATM 마신? 아. 맞았다. 저 이제 dito na tayo sa Hanaro Mart. Hanaro Mart. Dito kami pagkaan ano, may bili ng stock kasi mas marami dito kaysa sa Seibo Mart. Eh. May mga isda. Yan. Lahatin mo na. Ito, alamig. 6 pound lang. Tilapia. Masarap pa ba ganito, alamig? Hindi. Oo nga. 6 pound lang. Pero sige. Lamig. Ano kukunin ko? Bayan, dalawa na tayo. Palaka oh. Ayun. Ito ba? Ganito kalaki? Kuha tayo ng gatas natin. Grabe ang mahal ng kamote nila dito. 3.8. Oh. 200 pesos. To, isang box 39,000. Mahal din. Bayad. Nakalak yan. Nakalak. Testing nga. Balik na tayo ng company. Ito na tayo sa company. Ayusin lang natin pinamili tapos balik trabaho na. Kasi naubos yung oras natin sa pamimili. Pero ako matutulog muna ako. Gising muna ako ng alas 5 ha. Ha? Sabihin mo, painga lang ako. Sige, napapagod kasi ako. Napagod ka ba? Ano nakita ko nakatayo ka lang dun, Brad? Ano, nakatayo lang ba ako dun? So yun, let's go. Balik trabaho na tayo. Kulang pa ako sa tulog. Sakit na yun.
Pabilis ka lang, pabilis ah. Dapat dito pa lang eh. Hindi ka sumusunod ah. Maglilinis pa ako. Ah, maglilinis ka pa ba? Ang dami. Mabilisan mo rin doon. Bilinis ako na eh. Siguro mga 4:30 tapos na ako. Alam mo naman pag Friday. Pag Friday, ano? Kailangan hindi tayo mapagod. Ay, bawal pala tumulong. Sorry. Balik ko. Dapat pag may ginagawa yung isa dyan, tutulungan kasi bibilis eh. Bibilis. Bibilis yung trabaho niya. Dito kasi bawal tulungan dito pag nakita kang tumulong. Tatanggal ka sa trabaho. Bawal magtulungan dito sa Korea. Trabaho mo. Bahala ka dyan. Tama ba yan? Tama yan. So yan. Wala lang tayo habang umaandar yung machine. Pag-ala-gala. Diba? Jeez. Ito yung katabi naming company. Update tayo dito sa ginagawang ano. Mga container yan. May mga pangalan na siya. Yan yun. Diba? Mano-mano yung Nespre yan. So yun, break time ulit. Pangatlong kape na to ah. Kaya tayo nagiging magugulatin eh. Pangatlo na to. May pang-apat. Kasi umaga na gano'n din. Si Kuya Kevin, ang ganda ng earphone niya bago nilabas. Ang ganda ng tugtog dyan. Maganda tugtog dyan. Ano yan? Walang tunog yan, wala. Kasi malakas yung tunog dun sa company. So yun, kape lang tayo. Let's go. Ikaw, matakap yun. Let's go. So yun, nasalang na natin yung container sa pinturahan at nasalang na natin dito sa wagon. So ang huli natin gagawin ay maglilinis na lang. Nakapaglinis na ako doon, ito na lang. Babalisin natin yung pintura. Let's go! So yun, nalinisan na natin yung loob. Maingay dito. Kasi nakabukas pa yung makina nito ano eh. Exhaust. Papatayin lang natin yung ano. Ilaw, tsaka yung timer. Tapos maya-maya, maglilisa tayo ng disoksa. Ayan si Kuya Kevin, no? Kaya siya nakasuot nung ano, para sa tenga. Kasi maingay yan, pag pinapalo. Sakat sa tenga. Kaya nakaganon para hindi ka mabingi. Diba? Sound trip. Ano kaya tugtog dyan? Tamang ano lang siya dun, no? Pakita ko sa inyo kung ano nilalagay ko. Ito yung nilalagay niya. Yan, sample. Parang, ito, no? Galing, no? Katay nga, no? Bali, ito na yung huling proseso na ginagawa. Yung nilalagay na siya ng logo ng company namin, tsaka yung year, so 2023, tapos October 2023, tapos logo ng company. Tapos, ayan na yung itsura niya, pagka ano na siya, pagkatapos na. Yan. Diba may mga pangalan, may warning, tapos pangalan niya, ammonia, tapos may date. So, yun lang. Diba? All goods na yan. Ito na lang isa pa nating inaantay. Yung oven. Pag nag 185 to, papatay na yung oven. Kasi pag nasobrahan yan, masusunog. Kaya dapat babantayan din to. Ilipat lang ng pwesto, lalagay doon. Pagkatapos niyan, maglilinis namin ng gisoksa. Maglilinis na sana kami. Kasi dumating sila, ano, isanim. Tapos, nagbigay si Nuna ng merienda. Apple ata to. Sagwa. Ang ganda ng ulap oh. Tingnan nyo. Parang ang lapit natin sa ulap. Parang ang baba ng mga ulap. Ah, spaceship no. Ayun. Baikot. Diba? Ang tirik ng araw pero ang lamig dito. Sa mga susunod na araw, hindi na to ang suot natin. Yung mas makapal na. Yung winter jacket na.
So yun, narienda lang tayo, tawagin natin sila. So yun, tapos na tayo maglinis at ganun lang kabilis yung paglilinis dito sa gisuksa namin. Ayan, itong labas minamap, tas itong CR linis kasi konting linis na kasi malinis naman yun. Pagtapos nyan, tambay. Kasi maaga pa mga 30 minutes pa kami tatambay dito bago bumalik sa company at maya maya isasara na namin yung company. So yun lang, ano ba to? Paalam. So yun, 5:30 na, balik na tayo ng company. Dito naman tayo tatambay. And nag-iisip kami ni Kuya Kevin kung magja-jogging kami kaso yung lamig para kang dinidikitan ng yelo. Lakas ng ang lakas ng hangin sa labas. Kung hindi kakayanin. So yun, out na natin. Bilis lang tayo. At magja-jogging tayo kahit malamig. So yun, jogging muna tayo. Pagalito tapos mag-camp one natin. Tapos dito tayo dadaan mamaya. Pabalik? Sige. Kung pagkapunta natin na apartment, kunin na yung manok. Ano? Sige. Tae, pwede naman. Nagja-jogging ako, may bitbit ang manok. Pwede. Eh, lakad lang muna, warm up. Ito na kasi yung mga time na ano eh. Makakapag-jogging ka na lang. Kasi mag-winter na. Hindi ka makakapag-jogging pag may snow. Meron pa rin jogging pag snow? Madulas-dulas ka pa. Oo. Kasi ito, may mga yellow dito, di ba? Hindi ko pa na-experience, pero syempre nakakita naman tayo ng snow. Kaya ito na lang yung time para makapag-exercise. Di ba? Kaya susulitin na natin. So, pag may snow na. Papalit tayo ng katawan eh. Kasi ano dapat healthy living? Healthy living na kami. Yung simula nung uwi si Kuya Kevin, healthy living na. Pag pumupunta na talaga si Kuya Jay, talaga. Tao na yun. Oo, kasi muna yung hayop na yun. Kalit-lit na tao, kalakas uminom eh. Talaga. Kasi pag kung kaming dalawa lang, hindi ka talaga kami umiinom eh. Parang ano kami, tahimik lang. Biglang magchat-chat, tatawag. May mga ganun tao talaga. Yung sisiraan yung buhay mo. No? Oo. Mabago ka na tapos sisiraan. Mamaya, puntaan natin. Tinan nyo, mag-aaya na naman uminom yun. Kilala ko yun eh. So yun, takbulan tayo. Let's go! So yun, dito na tayo sa apartment nila Kuya Jay. Kukunin lang natin yung manok. So yun, ito yung sinasabi ko sa inyo si Kuya Jay. So yun yan. Oh, tapos. Oh. Shot daw. Oy, ay, natubig lang. Natutulog ako dito ha. Huwag nyo kong dahil-dahil siya pagkakalokohan nyo. Pero may sinasabi kanina, hindi ko na. Sayang. Shot na naman daw. Di ako uminom ng alam eh. Kasi may pasok pa rin ako bukas tsaka ligyo. Kaya nga eh. Hindi mo uminom. Anak ng Diyos. So, pero, huwag tayo mo iyayain. Inom na kayo. So yun, dumaan tayo sa apartment para makainom ng tubig. Geng-geng. Sige Astro. Ah, muna yan. Sarap dito tumambay sa akin pagkain. Bukas na. Tinapay. Hi-ho. Hi-ho. Okay, bro. Doon sa malapit sa inyo. Fresh from the Philippines. Okay. Ilan ang laman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Yung dalawa ni Kuya Kevin. Ha? 4 eh. Ba't ito 8 yung laman? Kaya nga, 4 lang yun sa amin ay. Mura out na hayo ang. Tara. Tara, let's go. Bye-bye, bye-bye. Isunod mo lang, katilingan lang. Pati yung ulang. So, ilalaga daw. Hindi, doon sa may kampana niya magluluto. Ano? Ayun na naman pulutang buko. Doon tayo inumi. Hindi, bukas. Tapos, alok sa inyo. Kasi ito, sila kay Gagi ang sarap. Si Astro tsaka si Prontos ang kakananyan ako sa manok daw. Ano to? Paksiw ko daw ulit. Ano matawag dito? Munggo? So yun, Gagi na ulit tayo. Si Kuya Gina daw magdadala ng manok kasi dadaan siya sa amin mamaya. So kami ni Kuya Kevin. Takbo na ulit. Papunta naman kami ng Cebu Marto kasi may bibiling kami. Let's go! Lasinggero sa amin. So yun, syempre pag nag-jogging kami, dapat healthy rin yung iinumin natin. Tingnan, ano yan? Aloe vera. Fresh rich taste. Yan dapat ang iniinom. Ganun dapat. Hindi ka na iinom ng alak kasi nag-jogging kayo. Ba't iinom ka pa nyan?
Healthy tayo ngayon, dapat healthy. Healthy na kami. Hindi na kami, you know. Nakakaano na rin kasi. Nakakasawa na din. Ay, puta na laglag. Ay, puta, inan na yun, inan na yun. Ano ito? Ano ito? Gago. Ay, gago. Gago. Ang bato. Ano ba yan? Puta. Ano ba yan? Ano yan? Bato. Biglang gumulog. Gumulog. Ala. Pinapainom talaga tayo. Diba? Ano ba ito? Laki niya, no? Bato, ano ba ito? Chamisul. Manang thread. 1.8 ml. Magdadalawang litro, ang dami nito. Sheesh. Joke lang yun, siyempre. Friday ngayon. Friday is the day. So, konting shot. Siyempre, pintura yung trabaho namin. Hindi talaga may iwasan. Na, parang linis ba? Kasi ano ito eh, alcohol. Ay, yung kapsabihan dito. Lalo pang mga alikabok. Ano, shot kayo ng ano? Eh, shot kayo ng soju eh. Alam mo talaga, sumusunod eh. Shot kayo ng soju par kasi may alikabok tsaka yung mga pintura. Para matunaw eh. Pabor kami dun, syempre. Para yung malilinis. So, ano? So, yun lang. Tama po ba yun yung sinabi ng mga kasabihan dito? Pagka ang trabaho nyo ay sa pintura or maalikabok, kailangan daw uminom ng alcohol. So, pa-comment naman kung tama kasi sumusunod po kami sa ano sa tradisyon eh. Okay, nag-aya si Kuya Kevin. Diyan daw kami daan. Ano yan? Daan papuntang ano yan? Baka pagkatakbo natin dyan, ang daang labas na yan, Pilipinas na eh. Diba? Ano naman? May shortcut kasi yan sa likod ng company namin. Pero baka sa ibang shortcut kami lang. Kasi baka... Baka sa ibang ano kami, lumabas sa ibang dimension eh. Wala pa yung soju. Pinaka-importante pa naman to. Okay. Apartment to. Oh, hey, salamig! So, dito na kami sa company. Dito na kami sa gisok sa pepper na si Kuya Kevin ng ulamin namin. So, nag-ara nito. Bell pepper. Parang laruan lang. Parang di siya totoo, no? Parang plastic. Tunay ba to? Ah, laruan, laki pa. Parang plastic ba? Ay, pukin na. Ay, shit. Saan ba ta? Ano ba bibili bukas? Tala ba lang? Magkano man-otsyonal lang daw yun eh. Man-otsyonal? Oo. Hindi naman lang nakikin yun ah. Isang kilo? Ha? Isang kilo? Hindi, maram yun. Ho? Pag-inansi ba nyo? So, dito na kami sa company namin at... Sinundo ako. So, paliwanag agad eh. O, oh, diba? Wala akong sinasabi. Okay, magsasalita na ako. Nananahimik ako. So, Friday ngayon, jaring kami ni Kuya Kevin, tahimik na mundo. Tapos, yung isa dito, dala na naman. Sinundo ako. Ano magagawa namin? Sabi ko sa inyo, papakasamahan namin yung mga ano dito, mga kasamahan namin. Ganun kami kabait ni Kuya Kevin. Siyempre nagdala siya, inumin natin. Sama-sama. Kahit ayaw namin, para kay Kuya Jay. Siyempre. Para si Ka. Papareview ko yung CCTV. Sa Cebu Mato, ha? Atin yan. Parang nanalo. Nakakuha naman ako ng t-shirt tsaka ako sa cross. Pinatawa mo siya niya. May ipapadala sa akin. Hindi, joke lang yun. Yung mga sinasabi natin kayo, joke lang yun. So, bumili talaga kami. Tapos, yan, nagdala ang, ano talaga, nagdala siya ng munggo. Ganyan kabait si KJ, munggo. Yan lang kami ng udang. Tapos, ito yung luto ni Kuya Kevin ngayon. Sarsyadong, ano, tilapia. Sweet and sour. Ay, sarsyad. Bobo. Ano pala, sweet and sour, no? Di ba? Solid. Say yes, say yes. Aba! Ilan laman? Magkano to? Ilan laman? Sa amin, apat lang kahapon. Ha? Apat. Hi ho. Kaka-open lang ha. Tatlat ka lahat eh. Tatlabiyak pa yung isa. Ganyan na ba talaga kamahal? Hi ho, tatlo lang laman. Ay, tatlo. Tatlo. Tapos kalahati pa, ibiyak pa yung isa.
So yun lang, ganito lang kami pag Friday, simpleng salo-salo. Tapos, ayoko lang bangsyon. Bukas, Sabado, yun, talagang bongga pag Sabado. Kasi birthday pa ni Kuya Kevin, extend yung ulang nila. Isang buwan ng celebration pag birthday eh. Papakita namin, handa namin ang tao bukas. Bukas. Bukas, ano pala, yung last na handa, hindi pa pala yun eh. Ang pinaka ano pala yung bukas. So yun, banti lang, shot lang tayo, shot. Let's go. Let's go. So yun no, at 9:30 na dito sa Korea. So, ganyan lang yung routine namin paulit-ulit. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Hanggang Thursday, tapos pag Friday ng gabi, yan, konting inuman. Kasi nga wala namang pasok kinabukasan. Kami, ni Kuya Kevin wala pasok. Pero sila Kuya Jay, may mga pasok yan. Tapos, ang nagsasama-sama talaga kami tuwing Sabado. Kasi, parang ayun lang yung isang araw namin na magkakasama. Kasi puro trabaho ng isang linggo. Sila kasi, isang linggo talaga sila may trabaho. Sabado yung pinakasama-sama namin na parang banding dito sa Korea. Paulit-ulit lang, ganun. Ang bilis lang. Kasi si Kuya Kevin, kakauwi lang noong nakaraan. Ngayon, isang buwan na pala siya ulit dito sa Korea, di ba? Pakabilis lang. Pag nagtatrabaho na kayo dito sa abroad, hindi nyo mapapansin yung, ano eh, yung oras. Hindi nyo mapapansin yung araw. Kasi ang gagawin nyo lang dito, matutulog, pagising, trabaho, kakain, pagtas ng trabaho, tulog, ganun. Kung hanggang Biyernes yung pasok ni Lunes hanggang Biyernes, ganun. Tapos pag Biyernes, kasi kami umiinom kami. Hindi ko naman pinapare-parehas na sasabihin ko na umiinom kayo. Kasi kami talaga umiinom. Ako kasi umiinom. Sige, makakasama ko dito, umiinom. Kaya yun, tuwing Sabado, umiinom kami. Tapos minsan tuwing Biyernes, yun. Pero pag Biyernes, konti lang. Pampatulog lang. Tapos Biyernes, ayun yung parang sama-sama namin na luto, nagluluto ng mga pagkain na Pilipino food. Yan, bukas. Ano tayo, mamamalengke tayo, bibili tayo ng talaba dun sa city namin. So, tutur ko na rin kayo dun sa city namin para makita nyo kung ano yung palengke dito sa South Korea. Sa? Ano? Basta paulit-ulit lang. Gulat na nga lang ako eh. Hindi pa ako makano. Parang Biyernes na naman kasi noong nakaraan niya eh. Parang kaka-Biyernes lang, tapos Biyernes na naman. Hindi mo papansin talaga na matagal ka na pala dito. Na gulat ka, makakaisang taong ka na. Bilis lang. Kasi puro trabaho. Puro trabaho, trabaho. Ang maganda lang talaga dito pag nasa abroad, hindi guys sa Pinas. Dito kasi, pag nagtatrabaho tayo dito, focus talaga tayo sa trabaho natin. Kunyari, trabaho, hindi tayo pwede magpahinga eh. Trabaho, trabaho, trabaho eh. Diba? Tatapusin natin yung contract natin. Or kung kailan natin gusto magbakasyon sa Pinas, kunyari, 2 years bago magbakasyon, o kaya tapusin natin yung contract. Hindi tayo pwede kasi parang magpapagod. Hindi tayo pwede mapagod dito sa abroad. May kontrata tayo na kailangan tapusin. At talaga namang tatapusin natin kasi worth it naman, di ba? Laki naman ang sahod dito at mga benefits na makukuha mo pagkatapos ng contract. Ang pinagkaiba kasi sa Pilipinas compare dito sa abroad. Sa Pilipinas kasi, tatrabaho ka. Pag tinamad ka, pwede ka magpahinga. Ayoko na, lipat na ako ng trabaho. Pag wala kang choice, ayoko na dun. Parang pangit, ayoko na dun. Nahanap na ako ng ibang company. Apply ka na naman ng panibago. Di ba? Dito, kung sino yung nag-hire sa'yo, yan, kung okay naman yung company mo, dito ka na. Tatapusin mo yung contract mo. Dire-diretso trabaho, kaya makakapag-ipon ka talaga na yung kada buwan mo, makakaipon ka. Kasi dire-diretso nga yung trabaho mo. Kunyari, 5 years yung contract mo para magtrabaho. 5 years mong tatrabahuin talaga yun. Kaya, ang pahinga lang talaga namin, Sabado, ganun. Yung bonding lang, sama-sama, Friday. Parang ayun na yung oras namin para sa sarili namin. Kasi nga, pag kami pasok, talagang trabaho. Siyempre, pag galing kang trabaho, pag nandito na kami sa mga kwarto namin, pahinga na talaga yun eh. Tambay lang kain, tapos pahinga na. Tapos bukas na naman kasi trabaho. Alam nyo yun, yung utak namin talaga. Pag Monday to Friday, trabaho. Tapos pagka Saturday, Friday ng gabi, Saturday to Saturday, parang oras na natin to, wala naman tayong pasok, ganun. Sa Pilipinas kasi, pwede tayong umarte. Pag ayaw natin pumasok, yung sakit ng ulo ko, hindi ako papasok. Pwede. Diba? Dito, hindi. Kahit ano ka, masama paramdam mo. Papasok ka kasi manghihinayang ka sa bayad sa'yo kada araw. So, diba? Ang laki ng rate dito sa Korea. Parang isang araw namin dito, 4,000. Tapos, absent ka. Tapos yung company mo, dyan lang, paglabas lang. Hindi eh. Manghihinayang ka sa araw. Sa Pilipinas, parang, huwag mo na pumasok. Ano? Ganun. Parang minsan ma-pride pa tayo pag sa Pilipinas. Okay lang, tanggalin nila ako sa trabaho. Ano? Parang ganun pa tayo. Dito, hindi, manghihinayang ka mawala ng trabaho. Kasi, ang laki ng bayad sa atin dito. Kaya yun lang.
Basta, paulit-ulit lang na routine. Kahit nung pagdating ko dito. Ayun lang. Monday to Friday, pasok. Tapos magkakasama kami Sabado. Ganun lang, paulit-ulit. Nag-iiba lang yung season talaga. Yung season yung mainit, malamig. Kagaya ngayon, palamig din ng palamig. Kaya yun, matutulog ako nung nakaganto. Naka-jacket. Tapos, hindi na ako naghilamos lang ako. Hugas ng kamay. Hindi na ako naligo kasi malamig naman. Nung nag-jogging kami kanina, hindi nga kami pinagpawisan. Labig talaga. Alam mo yung pilig na may nakadikit na yelo sa katawan mo. Tapos sumahangin-hangin. Ganun, ang lamig talaga. Kahit tumakbo ka, hindi ka pagpapawisan. So, tapos ngayon, lalo pa ngayong gabi. Ngayong gabi. So, ito ang bintana ko. Pag binuksan mo to, ayun, ang lamig ko. Kaya dapat nakasara siya. Tapos, dito, meron namang mga heater. Gaya na itong kampan. Yung gisuksa namin, may heater to. Ang heater nito nasa lapad. Itong sahig namin ito, pag pinaandar yung heater ng sahig, iinit to. Kaya yung mga higaan namin dito, nasa lapag. Kasi para yung heater na-absorb nung hinihigaan namin. So, di ba? May init itong sahig, iinit na din itong higaan namin. Kaya kahit malamig, kahit nag-i-snow, mainit pa rin yung tulugan namin. Ganun dito sa Korea. Di ba? So, yun lang. Hanggang dito na lang yung video natin. At bukas, mamamalingga tayo na maaga. Kasi, ayun nga, bonding time namin bukas. Kasama lahat. Kuya Jay, si Kuya Astro, si Kuya Anthony, si Kuya Michael, Kuya Kevin, tas ako. Doon naman kami sa gisoksa nila. Sa kampa nila. So, yun lang. Kasi busy tayo bukas eh. Maghahanda. Parang birthday celebration pa rin kasi ni Kuya Kevin yun, part 2. So, yun lang. Hanggang dito na lang. At paalam, matutulog na tayo. See you next vlog. Bye-bye.